Hello guys, andito ako sa bahay namin. Then, share ko lang yung story na ngayong 2020 ay harinawa ay matuloy na yung aking pag-exam. So, nag-ipon ako ng mga, nakuha ko mga research sa YouTube, then sa mga Google, yung how to become yung mataas yung memory, paano mapataas yung memory, paano maging matalino, paano yung pag-research, paano yung pag-memorize. Malaking tulong sa akin yung nakuha kong mga article o yung mga babasahin tungkol kay Doc Willie Ong. Nag-share siya ng knowledge, nagbibigay siya ng tips, paano tumaas yung marka, yung grades, then paano maging yung mga na ina-vlog ko na yon. So, paano maging pumasa sa mga interview, and then sa pag-usap ko din sa mga sa dalawa na kilala kong tao na nagtuturo din sa ano sa school, then yung mga nakasalumuha ko din, and tapos yung mga naipon ko din mga review dictionary. Sa totoo lang, nung high school ako, hindi naman talaga ako basta pumapasok lang ako sa school, hindi ko lang yung binibigay sa akin baon ng lola ko kasi doon ako lumaki. Then, nag-aaral ako, kulang ako sa mga books. Kaya ganun na lang yung pagmamalasakit ko o yung pag-iingat ko sa gamit ko. Then, ang hirap ng pinagdaanan ko din na nag-aaral ako kasi pipila ka sa library, tapos kailangan mo isagmit yung ID mo, tapos meron siyang araw na kailangan mo siya isa-audit, tapos papaserox ka. Ngayon, 2020, malapit na. So ngayon ay December 26, 2019. And kaya ganun na lang yung pag-iingat ko kung saan ako bumibili. Bawa pag araw ng piyesta, sa lasena, o kaya yung may mga nakalatag na pagtiyangge, yung mga binibentang ano, mga libro, o kaya naman yung garage sale. So hanap ko talaga libro. And minsan magdala ako sa junk shop, naghahanap din ako ng libro, and basa ng basa. Nung naisip ko, nung time na yun, nung high school ako, hindi ako ganun naman yung high school ako, trabaho sa bahay, tapos maglalaro ka, then tapos hindi naman ako masyadong naturuan ng nanay ko, kasi nanay ko, sa magulang ko, palainom, naghahanap buhay, tapos gawain sa bahay, basta lumaki na lang kami ng ganun, so wala kami yung family-oriented na disiplinado. So, hindi kami ganun. So, nung nag-aaral ako, basta gumawa na lang ako ng assignment, o kaya nangungutya na lang ako sa mga classmate ko. Kung hindi ko naman siya kaya, talagang gagawa din talaga ako. So, yung exam na ginagawa ko, yung assignment, hindi ko siya talaga masagutan ng tama kasi hindi ko din alam paano ko siya sagutan. So, minsan nung nagkaroon ako ng grade 2, grade 3, medyo talaga lahat ng mga assignment ko, wala talaga sa tama eh. Kung di pa ako mangungupya sa kakilala kung mayroong kakayahan o wala. So, pumasa lang ako, pasok sa school, tumutulong ako sa mga gawain sa school, sa room. Then, siyempre, galing naman ako sa old fashion, yun ba, old school. So, disiplinado din naman ng kami pagkabilalabas na ng school. O, sabi na sa amin, kailangan yung uniform niya, patay niyo muna, huwag kayo maglalaro o huwag kayo bubuntis sa lugar na suit niyo pa rin yung uniform niyo kasi gagamitin mo lang siya sa pagpasok sa school. So, kami pagkatapos namin sa school, hapon na, palit na kami ang damit. Nag-school din ako, ganun din. Kasi, naabot kami ng gabi, hapon, nasa parke kami ng Ferris Park. Kailangan, hindi mo dadalhin yung uniform mo doon, so, kailangan magpalit ka agad, dalit gabi. So, yun. Sabal tinggon, titinda ko ng sampalok, plastic, sa agora, then, aral. So, yung pag-aaral ko, naka-influencer rin sa akin yung kakilala, so, kaibigan. So, nag-ipon ako ng mga books, so, review, sana makapasang ako. So, ito siya. Yun. Nung nag-aaral ako, talagang hirap ako sa mga books. So, ito, hindi naman siya kamahalan, so, binili ko siya. Then, ito. Sa kapatid ko, bili ko din siya. Ito, bili ko lang ito. Bili ko din siya sa, Then, ito naman, napulot ko lang ito sa, merong isang bahay na
na sinapon na lang sa basura tapos siningi ko na lang siya. Imbis na pinaka-bangko, then nag-aral din naman ako ng electronics, so malaking bagay din sa akin to. Madami siya. So yan. Basta yung aming ano eh, pasado yung mga chingelos ko. Dalawa yung kasi chingelos ko. So ito nag ito talaga makapasa dito eh. Yan. So may di ko sa dictionary. So ko lang. Yan. So may di ko sa mga synonyms. Yan. Anti. Yan. So, lumalabas ko na itong nayano na i-vlog. Ipon talaga ako. Ipon ng ipon. Yan. Saka ito. Saka ito. Ito naman. Excuse me po. Reviewer na galing sa internet. May ano, meron siyang licensure, examination review for teachers, yan. Physical science, mga sagot na siya. Tapos, galing sa cyber service, galing sa internet, yan. Mga sagot na rin siya. So naman, ano, Infinite Think. May mga sagot. Ito naman, may mga, hindi ko alam kung kanino galing ito eh. Pero, nireview ano ko din siya. Parang hiningi ko lang to. Ito yung ano sa computer. Tapos ito, marami din ako reviewer. Ito, sa English naman siya, grammar. Then, Mama. Wala dyan si Mama, umalis na. Then, ito talaga sa mathematics, hirap na hirap ako noon. Ang baba ko talaga. So, ito mga galing sa notebook. Tapos, hindi ko alam kung, nung elementary ako, hindi ko alam kung ano yung square, rectangle, triangle, circle, alam ko yun. Pero, may mga ganyang bagay na parang na may mental block. Hindi ko alam, ano ba yung circle, ano ba yung triangle? So, nung ano, yung mga ganyan, ano yung, bawa ilang angles siya, di ba 90% yung all angles ng ano, ng square, yung rectangle, tapos may mga ganun-ganun siya. So, yung mathematics ko, teacher ko ay si Ma'am elementary ko, sa science si Ma'am Yu, sa English si Ma'am Diramos. So, talagang hirap din ako sa mga English math. Pero ang pinakamahal ano sa akin, mataas yung grade ko science. Kasi napakaano ko eh. Para ba nung science ko, paano ba nagsimula ang mundo? Nasa Bible yun. Paano siya, ano, ba't nang may mga bundok, mga gaya? Parang kung magtatanong ka, tapos ba't na ilaw? So, yung time ngayon, parang, ang dami kong mga tanong. Tapos, naging ano lang ako, yung nine planet, diba, yung Earth, Venus, Jupiter, yung mga, yung Saturn, Jupiter, yan. So, para bang, yun na, memorize ko yun, talagang, pero ano ako, tama ako sa sagot, tapos yung topsoil, subsoil, tapos yung clouds, cumulus, nimbus, yung mga gano'n, naging ano ako doon, naging mouse ako sa science, yung elementary ako. Parang, hindi lang dahil sa kaibigan ko, kundi dahil sa, nagkaroon kami parang, ano eh, siya sa parang nagkaroon na kami ng team building nun, kasi may mga PE kami, so, parang meron kaming mga ano yung mga team building, nakatulong din sa akin yung elementary ako yun eh. So yung sa sports, pag ano yung mga laro, so kailangan ipanalo ng boys laban sa mga babae yung ano par, ano labanan. So nakatulong din yung meron ako naging klase na matalino siya, tapos gumagawa lang ako ng project assignment, ng kopya, kaya gumaling din ako sa ano sa mga subjects ko na yung mga ano yung mga science, ang galing ko sa science. Dahil na may kinukopyahan ako, tapos naka-influence sa akin siya. So, yung mga ganito, yung sa mathematics, napakahina ako talaga. Hindi ko alam ang sagot dyan, kahit, sabi niya, kahit magbanggaan yung isang sasakyan, hindi ko alam kung ano mangyayari dyan. So, bahala na yung sasagot ko, nangungopya na ako sa classmate ko. Pero, alam mo ba, yung kababata kong si Michael, Custodio, magaling siya sa ano sa lahat ng subject, tapos magaling siya sa sumagot. Then yung meron kami sinagutan, yung pala dalawa yung sinasagutan niya, tapos yung pinapakopya niya sa akin mali. Then dumating yung time na sa mathematics ang ginawa ko,
na observe ko kasi zero ko eh. Sino ang tsitsara sabi yung ano, wala ka ba lang nakatama sagot dito? Then, ang ginawa ko ng time na yon di assignment naman ano, hindi ka, ano, pinipit kasi sa amin yung, ano, yung daliri kapag madumi, tapos, iano mo yun sa desk. Tapos, nung assignment naman, di, ano, nakupo na kami. Ang ginawa ko, yung assignment niya, kinuha ko. Tapos, sinahanap niya. Bibay mong ko, wala sa akin, sabi ko. Noong time na ipapakita ko yung notebook niya, edi ako may assignment. Siya wala. Siya yung ano, siya yung nasa labas. So, pag labas namin, saka ako lang binalik yung notebook. Nahuli naman ako pagbabalik. So, yari ako. Yun. Then, si Michael, nung exam ako, binigay sa akin yung maling answer. Siya zero naman ako. So, yun lang tayo. Totoo naman yun. And, tapos ka, yung mathematics, yung mga ganito. Ngayon, iniipon ko ito eh. So, yung mga ano, yan, yung mga ganito, yung mga elements, mga symbols, yan. Ang dami ako mga ano, yung mga mapa, yung, ang dami kasi ano, minerals, yung mga elements ng mundo, tsaka yung mga ganito. Tuntua ako sa ganyan eh. Yung H2O, mga ganyan. Yan, tama to. Silver, anong ano yung silver? Ag. Sodium. Yan. Zinc. Si ano, may mga ano siya, may mga symbol siya. Tapos, dito nga sa ano, dito nga sa, yun, yung degree Celsius, yung mga ganyan. Tapos, di ba yung 1 million, ilang zero ang 1 million? Ilang zero siya? Dito kasi, ano eh, 1 million, 1, tapos, ilang zero? Di, nagkakaroon siya ng 3, 6, 6 na zero. Ang 1 billion, eh 1 billion. So, ang 1 billion ay nagkakaroon siya ng 6 na 0. Ah, siyam. 9. So, 3, 6, 9. 9 ang 1 billion. Eh, 1 trillion, ilang 0? Ang 1 trillion ay 12 0. So, dun pa lang. Pag bawa, hindi ka nag-aaral, hindi mo, di, wala ka talagang result. Sa same time na nag-aaral ako, wala talaga akong, ano, wala akong yung tutularan para basahin ko isang bagay. Wala, wala talaga. Kasi talagang kapos na kapos talaga. Eh ngayon, mag-aaral ka. Ang dali-dali na lang. Kasi internet ka na lang. Kung wala kang computer, mag-aaral ka lang. Sa halaga 10 piso, pwede mo na makuha yung dapat mo makuha na assignment mo. Tapos, ang dali na mag-aaral. Ang panahon ko talaga, grabe. Ang hirap. At saka, wala kang yung ano, wala kang magulo na, ano kung ano assignment mo. Hindi ganun ako ng bata pa. O ngayon, very ano ko, very ano ko lang talaga yung pag-aaral kasi napakahalaga ng pag-aaral. Hmm. At saka kung wala ka ng pag-aaral, yung disiplina lang ba yung sarili? Kasi importante yung meron ka karangalan, yung hindi ka pala away, susunod ka sa batas ng time, normal. Yun lang eh. So, sa ngayon talaga, maraming tao na maggastos yung pagpapagandang lalaki, maggastos yung pagpapagandang babae. Ang hirap i-maintenance ng ganun. Ang hirap kong gawin yun kasi gagastos ka ng pera. Pero yung pagbabago, yung kalinisan at saka yung katalinuhan, ano na eh, pwede mo nang bumunta ka lang sa library, magbabasa ka lang. Ano eh, ang hirap siyang ano, sabi nga ba, ang pinupunta ko dito yung ano yung mag-aaral ka lang, andun na, ang dami mo na pwede mo sabot ka sa library. Tapos, o kaya, may pera ka lang 10 piso, mag-rent ka lang, magbasa ka lang. Yung mga current news, tapos yung mga ganito libro, hindi mo na kailangan gumastos pa ng malaki-malaki. Mag-i-effort ka lang. And yung marami dun sa mga nakilala ko, talagang andun din yung pag-aaral, pero wala pala, wala din silang interest. So, tapos nun, ano, yung pag ano yung simple lang kasi hindi ko naman nakalakihan yung ganun and ako bago ako makapagpundar ng gamit napakahirap kaya ganun na lang yung pagkakaingit ko sa gamit ko and minsan ayoko talaga siyang pinapasukan ng langgam kasi ayoko then nung time na yun di bali nung pangit eh kasi nung time na yun meron ako nakita ang gada-gada lalaki ang gada-gada ng babae pero ang utak naman tignan mo yung grades niya, tignan mo yung pag-aralan niya, parang wala eh. So,
ano din, nasa tao din. And, wala, ito lang talaga. And, siguro sana, ano, makapasa ako. And, binablog ko to kasi ito yung story na pinanggaling ko na yung pag-aaral ko noon, ang hirap. So, at least naman, dumating ako sa paghihirap, nalampasan ko siya, nagtagumpay din ako. And, yung tagumpay na yun, yung nakapasa ako ng elementary, nakapasa ako ng high school, and, kundi dahil sa pagsisikap ko din, at din tulong sa akin ng lola ko at saka nung siyahin ko, hindi ako makapagtampos kasi talaga yung kapatid ko yung lalaki. Ang galing siyang kumanta. Maganda yung tindigan niya, maganda yung katawan niya. Wala silang interest sa pag-aaral. May libre naman sa TESDA na para meron silang makukuha pang alawan. So wala silang ihilig talaga. And dumating sa punto na kahit may edad na sila, may pagkakataon mo pa rin para mag-aaral. So, siyempre, ang inaano na, bisyo, alak. Yung, na ako, totoo talaga, napag-inom ako. Pero, nilalagay ko sa lugar. Kasi, alam ko, na nagkasakit yung tatay ko dahil sa alak. Nagkasakit yung tatay ko dahil sa sigarilyo. And, may tao talaga kasi, mama, 2020, malapit na ilang araw na lang. Ngayon, December 26, 2019. And, alam mo yung tao na magkakasakit yung sila. Tuloy na tuloy pa rin sila sa bisyo nila. And, napakasakit sa akin yun. And, siyempre, hindi naman ako successful na tao. Ang hirap din yung gusto mo silang ibigay yung ito yung totoong mangyayari. Ay, hindi talaga. So, maraming namamatay dahil sa lambanog, sa pag-inom. May mga tao talaga na mas gusto yung pati na mapahamak. So, ang dami pwede kang... Ako, ang gumagawa ko ng nung pangalan ko na maging dancer. Yun, nanalo ako sa sayaw. Kahit na pamali-mali ako, minsan ang hirap din maging dancer kasi naranasan ko yung sabihin sa akin nung nagtuturo sa amin yung bakla, utak, utak! Minsan yan, nagsasalita pa siya na masakit na salita eh, dahil tuyutuwa kami. And hirap naman kami, hirap din akong sumayaw, hirap akong gumalaw, pero sa awa ng pagkakataon, nanalo kami. So, sabihin sa'yo, utak, utak! Yun, so, isip-isip, ano... Minsan lang sabihin, napakatanga naman. So, naranasan ko yun and dumikit sa akin yun. So, hanggang maaari, makasabay sa tempo. And, naging dancer, tapos naging marathoner. Nung marathoner ako, pag nalagalakad ako, tumatakbo sa kanya, pigya sabihin ako, wala ka naman papala dyan, takbo, napakatanga naman ito. Pero nanalo ko, tumatakbo ko ng tanghaling tapat, kasi ang lalabanan ko sa Tayabas, and, yun, hapon yun ng alas 6 ng hapon. So, ang pakainit yun. Hindi naman ako pwedeng tumakbo ng madaling araw kasi ang labang ko tanghali. Kaya ang kailangan ng labang ko, yung training ko, tanghali o hapon o alas 6 ng hapon. Kasi kailangan kong ipadama yung sa katawan ko na kaya kong i-absorb yung init. So, awa ng Diyos, nanalo ako sa Sunset Marathon sa Tayabas. And, yun, ang dami kong panlalait, ang dami kong yung mga struggle, ang dami kong pinagdaanan bago ko makuha yung medal, bago ko makuha yung magandang photo. Halos nakatabi na ako sa magandang babae na model. And bago ko ma-achieve yun, bago ko na-achieve yung naging dancer ko, namumura ako, napapagalitan ako, nanalo naman ako, bago ako naging marathoner, so, bago ako naging qualified sa 21 kilometer, maging 42, ang daming panalait sa akin. Then yung nag-aaral ako, halos pagod na ako sa pagtatrabaho, hindi ko nga na-enjoy yung pagkabata ako kasi sagad ako sa pag-aasikas sa bahay, maglalaba ng damit ng tiyahin ko, magsasampay ka, tapos magpipino ka ng damit, maghugas ka ng pinggan, may trabaho kang gagawin sa bahay. So, nakikira ka lang sa lola mo. And ang dami ako na-miss, ang daming mga laps. Kaya siyempre, ang dami din pag-aaway. So, ang dami experience. Pero nagtagumpay pa rin ako sa kabila ng ganun nangyari sa buhay ko. And thank you for sharing my story. And that's my story of Michael Arsenio. Yun lang, and God bless us mga kapanood. Bye-bye!